sa iyong araw po. Umpisahan natin sa ating 3 little piggies. Ito po si Tokwa. Nagpapahawak na po siya. Tokwa. Ayan po. Nakita ko pong kinukuha nila itong bagin-bagin sa gilid ng kulungan. So, binigyan ko sila. Mas gusto po nila kaysa dito sa mga paragis na naibibigay sa kanila noong nakaraan. Kaya yun din po, obserbahan nyo lang yung mga alaga. Kung ano po ang gusto nilang kainin, kung available naman, yun po ang ibibigay natin sa kanila. Yan po, kabubunot ko lang yan, kinakain nila. Ito pong damo, binigay kanina, hindi nila pinapansin. Pero yan po si Totoy, nakita kong inaabot-abot niya yung dahon sa gilid ng kulungan. Pumutol po ako, ibinigay ko, kinakain niya. Nakikipag-agawan po ito si Tokwa, kaya po bumunot ako ng ilang puno na siyang ibinigay ko sa kanila. Paulan pa rin po dito kagabi, hindi lang masyadong malakas na yung ulan, pero matagal po yung mahinang ambon. Kaya basang-basa pa rin ang ating kapaligiran. Yan po, gumaganda-ganda ang ating mga napier. Yun pong ating Madre de Agua, makakabawi-bawi na siguro niyan. Na ano. Ito pong tatlo, ayan, nasa rabitan po tayo. Ito lang ang kulungan nila. Yung pagkarating po, doon ko ilinagay sa kabilang sulok na yon. So ngayon po, confirm na walang diferensya ang mga ito. Mahigit 2 linggo na po dito sa atin. Halos na doble na po ang laki nila. So pwede ko pong isama doon sa ating mga alaga niyan para socialize po sila sa kanilang mga kasamang native. So, yan po si Pumba, si Tokwa, at si Totoy. Thursday po ng umaga ngayon. Silipin po natin ang ating large breeding pen pagkatapos ng 2 araw na napaka ulan. Ayan po. Ang ating mga alaga, nagpapaaraw naman ngayon. Dati po, hanap sila ng kanilang sisilungan. Ngayon naman po, dahil siguro sa malamig ang mga nakaraan gabi, nagpapaaraw naman po sila. Wala po laman yung ilalim ng ating puno ng baliti. Ayun po ang iba, nangangain ng napier. Regular po ang pagbigay namin ng napier sa kanila. Once a day po, nabibigyan ang mga ito. Hindi ko lang laging nakukunan. So, yan po ang ating ano. Yun po ang ating paliguan. Iisa ang laman. Lilinisan po yan. Kahit na po maulan, lilinisan ang paliguan para po hindi mag-iipon yung latak sa ibaba. Dahil po may lupang kasama ang ating mga alaga. Pag naliligo dyan, pag hindi niyo po lilinisan, may iipon po yung latak. Pwede po pamugaran nyo ng mga mikrobyo. So ayan po ang ating large breeding pen ngayon. May isinilong si Lito dito. Nanganak po siguro ito rito. Hindi po tayo masyadong lalapit para hindi siya magulo. Ayun, itinago na po yung dede. So, i-zoom ko na lang po. Yun po ang kanyang mga piggies. Marami po, hindi ko mabilang. Tatanungin ko po si Lito mamaya kung nabilang niya ito at kung ilan. I-update ko po kayo.
So ito po ang ating large breeding pen ngayong umaga. Hindi po pala na-pure itong ibinigay nila, yung paragis lang kung kukuha namin sa labas ang ibinigay ngayon. Yun po, for winning na rin yun, kailangan ng mahuli. Ito ang ating paliguan. Ayan, lilinisan po nila ito. So, ngayon po, manumano lang ang linis. Na igagawa rin po ng daan yung paglalabasan ng tubig. Ayan, magkaka-redesign po tayo dito sa ating paliguan. Lalagyan natin ng dedos na tubo sa isang sulok. Nung una pong hindi maulan, hindi na po puno ng tubig, madali po siyang linisan. Pero ngayon pong nag-ulan ng husto, napuno po siya, matagal po ang aming magiging paglilimas. So, mas maganda po, nalagyan na natin ng drain. Iniisip po kasi nung una na hindi kailangan yung drain at madali naman limasin yung 2 inches na tubig. Pero ngayon po, ayan, napuno, pahirapan po ang paglilinis ngayon. So, tulungan ko po si dito, bibitawan ko na muna itong ating iPad. Pakikita ko po sa inyo pag natanggalan na namin ang tubig. Yan po, malapit na naming matanggalan ng tubig at dumi itong ating paliguan. Doon po naipon sa hukay ron ang tubig na naalis dito. Kaya doon po muna magbababad ang ating mga alaga niyan. Ngayon kung marami ang naipong tubig dyan, mauhukayan nila yan, lalalim pa po yan. So ang ano lang po dyan, kailangan natin proteksyonan yung ating painuman doon na hindi nila isadsad po yung hukay na gagawin nila papunta doon sa painuman. Ayan po, burak na ang tinatanggal ni Lito, kaya po uhugasan pa namin muna ito bago namin malagyan uli ng tubig. Tapos po, update sa ating mga nanganak. Ito pong nandito sa likod. Dahil maulan kahapon, may mga namatay po siyang biik. Yun po. 10 po ito. 6 na lang o 7 yung nakikita kong buhay. Yung isa po mahina pa. So, ang isa pong gagawin namin pang adjustment, meron rin lang kaming pangulong na siyang ginagamit natin pag nanguhuli ng biik. Siguro po yung first 2 weeks pagkaanak ng inahin, kukulungan namin muna sila para mas protected po yung lugar nila. Yung malalaking biik hindi pwedeng pumunta para makisuso, at yung inahin po bibigyan na lang namin ng feeds sa kanyang pwesto at kanyang painuman. So yan po ang magiging adjustment natin na ngayong nakakulong ng ating mga baboy, nakikita natin ang diferensya. Kasi po dati nakagala lang ang mga ito, tulad ng nasabi ko noon, hindi namin nakikita kung ilan ang talagang iniaanak. Gagawa po sila ng pugad sa isang sulok, pag-akay na lang nila yung mga biik palabas, tsaka po namin nakikita. Ngayon pong nasa loob na sila ng ating breeding pen, mas mababantayan po natin at mas maagap tayong makakagawa ng solusyon para sa mga problema. So tuloy pa po muna kami sa paglilinis nitong ating paliguan. Ayan naman po ang advantage sa magkakasama sila sa breeding pen. Basta po merong in-heat, masasampahan kagad ng ating mga boar. Dito po sa breeding pen na ito, yung ating malaking breeding pen, meron nga pong mga 53 o 54 na inahin, meron po tayong 3 boar. Yan po, isa sa mga native boar natin. Nakabantay din po yung isa, ayon, maglulublob na lang siya.
sa nakikita ko po, hindi naman sila nag-aaway. Kung sino po una sumampa, hinahayaan nung hindi pa nakakasampa na siyang kumasta doon sa ating inahin. Nga po, tulad nung nasabi ko kanina, ang gagawin naming adjustment dito, yung mga nanganganak, iwawalay, hindi po iwawalay, ilalagyan po namin ng pangulong para po hindi napapasok ng ibang biik at hindi siya naiistorbo ng ibang inahin din. Kasi baka yun po ang nagiging dahilan kaya nadadaganan o hindi nakakasusunong maigi yung ating mga biik, kaya po tayo namamatayan. So mag-a-adjust po tayo doon. Sa breeding practice naman po, wala pa akong nakikitang kailangan namin baguhin at sa pagpapakain. Pero yun po, ang isang i-adapt na namin, pag umanak, kukulungin po namin. Tapos lalagyan namin ng yero yung itaas ng pangulong para po may silong din sila. Ayan po, nalinisan na na ang ating paliguan. Nakakalat pa rin dito yung mga alaga natin. Ito nyo po, dito sa ilalim ng baliti, halos walang nakasilong at mga kulimlim po ang panahon ngayon. Dito po sa gilid ng bakod, may mga ilan inahin din tayong nakapwesto. So, tulad po ng nasabi ko, yun po ang gagawin namin pagbabago dito sa ating breeding pen. Magpapagawa pa ako ng mas maliit na mga pangulong at siya po nating ipangkukulong sa ating mga inahin pag nanganganak sila, para po yung mga ganyang kalalaking biik na malapit ng pangwalay dapat, eh hindi na nakikisuso sa mga bagong anak. Ito po ang ating mga lechonin. So, nagdagdag ho uli ng pagkain ngayon, 11 a.m. Pinakain po kanina ng alas 9. May natirang tatlong timba. Ito pong mga timbang ito. Yan. Itinaktak na po. Yan, may nakain pa rin. Pabibigyan ko po uli mamayang makapananghali, mga alauna, after nilang mag-lunch. Ito naman pong mga alaga ang magla-lunch. Pagkatapos po nun, yung normal feeding na nila ng mga 4:30. Abot na sila po nun hanggang bukas ng umaga. So ang susunod po nating deliver kay Ka-Farmer ay sa Monday morning. Ngayon po ay Thursday. Ibay? 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 Hmm? Nagtatago ka dun sa silong mo, Ibay? Hmm? Kain ka na, Pier? Ha? Aga? Hmm? Kain ka na, Pier? Hmm? Para mabusog ka. Hmm? Kain mo yung napiro. Fiber yan. That's good for you. Ha? Huh? Kain na pier, B-boy. Ha? Huh? Oh. Ha? Huh? Ihiga ka na naman. Ihiga ka na naman. Wala pa namang kamot. Ha? Huh? Kain ka muna na pier. Mamaya na kamot. Ha? Hmm. Ibay? B-boy, B-boy, B-boy. Higa talaga, B-boy, B-boy, B-boy. Marami pong salamat sa inyong suporta at pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.